Sa naging laban nga kanina ng Meralco Bolts kontra nga dito sa Magnolia Hotshots, marami nga ang hindi kumbinsido na ganun-ganun na lang natalo ang Magnolia Hotshots. Kaya naman umuugong ang mga balita na nagpatalo na lang talaga ang Magnolia Hotshots. Tutal, wala na rin namang silbi kung mananalo o matatalo pa sila dahil secured na ang kanilang twice to beat at sila pa ang number 1 ngayon sa PBA Commissioner's Cup standing. At isa pa nga sa mga maraming sinasabi na iniwasan talaga ng Magnolia Hotshots ang Barangay Ginebra at hindi nga daw sila papayag na mapunta sa top 4 ang Barangay Ginebra, kaya naman nagpatalo na lang daw sa Meralco Bolts. Ayan nga ang sinasabi sa mga balita sa social media. At meron din naman kasing nagsasabi na natatakot lang ang Magnolia Hotshots na makaharap ang Barangay Ginebra sa top 4, kaya naman minabuti na lamang nilang magpatalo sa Meralco Bolts. Sa ngayon kasi ay number 1 pa rin ang Magnolia Hotshots sa Commissioner's Cup standing na may record na 9-2 at pasok na nga sila sa quarterfinals at sigurado pa ang kanilang twice to beat advantage. At sa pagkakapanalo naman ng Meralco Bolts kontra sa Magnolia Hotshots, sila ngay umakyat sa pangalawa na may record na 7-2 at sigurado na rin ang twice to beat advantage ng Meralco Bolts. Samantalang ang Barangay Ginebra naman ay bumagsak na sa panglima na may record na 6-3 at nakadepende pa nga ang kanilang twice to beat kung matatalo nila ang Northport at gaya na rin ang NLEX Road Warriors. Kaya naman sa mga sabi-sabi ay mukhang nagpatalo na lang daw talaga itong si Coach Chito Victolero upang maiwasan nga itong si Coach Tim Cone at ang Barangay Ginebra. Ang sabi nga sa mga comment, panalo pala Meralco sa Magnolia kanina. Sa tingin ko nagpatalo talaga sila para lumabo ang chance ng Ginebra sa top 4. Hindi kasi ako naniniwala na basta-basta natatalo ang Magnolia. Lakas kaya nila pag-elims. Halatang halata na nagpatalo talaga ang Mags. Makikita naman sa laruan nung last 2 minutes na ayaw talaga manalo. Talagang magpapatalo ang Mags para di makapasok sa top 4 ang Ginebra. Patalo pa yung Mags, akala nyo naman kinakaba ng Ginebra, baka umuiwas lang kayo sa Ginebra. Kung kayo naman ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Nagpatalo ba talaga ang Magnolia upang maiwasan o ilaglag ang Barangay Ginebra? Maaari kayong mag-comment dyan sa baba. Sa ibang balita naman, ginulat nga na literal ni Terdy Ravena ang buong Japan sa Japan B-League matapos ang kanyang halimaw na monster dunk. Kaya naman panuorin natin ang panggugulat ni Terdy Ravena sa Japanese fans sa Japan B-League.